sabihin po ba si CJ? How does she vote? She's testifying against him. She's not surprised. At alam naman po niya. Siya naman po yung transparent. At simula pa po sa pool, nanghingi po ng dokumento yung VACC tsaka yung Attorney Gadon to file the impeachment complaints. Hindi naman po siya nag-oppose doon. So si CJ po ay transparent. Kasi po ang feeling niya, meron po siyang integrity at hindi po siya natatakot. Kaya kung ano man po yung sinabi ni Justice De Castro ngayon, hindi naman po yun nakakagambala kay Chief Justice Sereno. Sapagkat po alam namin na wala naman pong lalabas talaga na mga allegations or evidence na siya ay may ginawang impeachable offense. Ngayong hapon, ang tinignan kanina ng mga charges, yung falsification supposedly na ginawa ni CJ. Ako may natutuwa na wala namang ebidensyang lumabas na may finalsify si CJ na TRO o yung creation ng archive at saka JDO. So kami natutuwa na wala talaga falsification na nangyari. Yung pong mga maaring may differences of opinion, si CJ Sereno at saka si Justice De Castro sa mga interpretation ng internal rules ng Supreme Court, iniisip ni Justice De Castro kailangan kinukonsulto siya. Maaring, sabi naman niya, kinukonsid niya na maaring iba yung basa ni CJ Sereno sa mga rules. So yun po yung internal discussion at hindi po impeachable. At ang malinaw na malinaw po, wala pong ebidensyang lumabas ngayon sa testimony ni Justice De Castro ng falsification. Yun lang po ang aming naisabihin sa inyo. Sir, paano walang falsification kung ang napag-usapan daw sa unbank ay iba dun sa lumabas na resolution ni Wala naman tayong prueba na nakikita, no? Kasi yung resolution na nilabas ng NBank is exactly pareho nung sinasabi ni CJ. Wala naman siyang pinalitan na TRO, wala siyang pinalitan na finalsify, no? Kasi yung TRO recommendation ni Justice De Castro, kinuha naman yung recommendation, di ba? Ang sabi, i-TRO ang COMELEC, tin-TRO naman ni Chief Justice Sereno, except nilagyan pa niya ng ibang partido kasi meron pong dalawang request ng TRO. Mahirap naman i-TTR mo isang party, yung isang party hindi mo i-TTR. Oh, nakita ni Justice Chief Justice Sereno yon, one coming from Justice De Castro, isa yung galing kay Justice Reyes. So sinabi niya, pinagtagpo niya at isang TRO na lang po ang inilabas niya. Remember, in-issue po niya yon during recess. At sa recess po, siya po ay may karapatang mag-issue ng TRO. Hindi po siya rubber stamp ng mga recommendations ng justices kung anong ilalabas na TRO, she can make her own decision based sa kanyang wisdom at yun po ang ginawa niya doon sa TRO. Sir, what can you say na sinasabi na solidify daw ng statement ni Associate Justice De Castro yung impeachment complaints? Asya na lang tanungin niyo, lalabas naman siya mamaya. Pero marami doon sa allegations based sa kanyang mga documents na na-leak, no? At sinasabi ni Jomar Canlas, hindi naman daw sa kanya kinuha. Pero marami po dun sa allegations, dun based sa mga documents na na-leak galing kay Justice De Castro. At kaya nga po mga nangyari ngayon, wala naman pong bago. No? Nakita na natin to dun sa mga dokumento na na-leak. At kaya po yung testimony ngayon, hindi naman po bago yun. Wala namang bombshell yun. At kami po ay natutuwa sa kampo ni Chief Justice na wala naman pong lumabas na ebidensya na magpapatunay na may ginawang impeachable offense si Chief Justice Sereno. Kami po yung nagtitiwala pa rin sa House, no? Hindi namin sinasabing meron na silang desisyon. Hindi po namin alam kung ano mangyayari as of today. Hopefully, yung mga congressmen po gumagawa pa ng kanilang opinion at magkakaroon po sila ng desisyon. At ang aming pag-asa ay siyempre magkaroon talaga ng base sa mga ebidensya ang kanilang desisyon. At kung ganun po ang gagawin nila, kung patas po at magkakaroon po ng base sa ebidensya, alam po namin na mananalo si Chief Justice Sereno sa anumang tanong kung meron po siyang ginawang impeachable offense o hindi.